Yung mga quiz, sa video natin ngayon, ating pag-usapan ng one of the most promising players ng PBA at kung bakit hindi na siya nakabalik sa PBA. Ang player sa ating video ay si Solomon Jemuel Mercado. Ano bang totoong nangyayari sa kanya at nasa na nga ba siya ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Alam naman natin na si Sol Mercado ang isa sa mga underrated players ng PBA since nung pumasok siya dito. Si Sol ay pinanganak sa Sacramento, California. Isang Phil-Am at may height na 6'1". Nilalaro ang posisyon point guard at shooting guard. 2008 pumasok siya sa PBA round 1, 5th overall pick na pinili ng Alaska. Pero kararating pa lang niya, agad na siyang binitawan ng management kasi naghahanap raw sila ng big forward. At yun ay si Jody Vance from Rain or Shine, kapalit ni Eddie at Sol kasama pa ang dalawang picks. Nung dumating si Sol sa Ross, ang buong management mas nakafocus at mas na-appreciate pa si Gabe Norwood every game. Kahit noong time na yon, si Sol ay nakuha ng 29 points sa debut, pangalawa sa mataas na marka since nung nakuha ni Asi ang highest debut na 32 points sa mobile line. At sa mga oras na yon, unti-unti siya nakikilala bilang one of the best point guards. Kaso, 2009 Fiesta Conference, nagkaroon si Sol ng hamstring injury sa semifinal series against Ginebra, kaya talo din sa huli ang Ross at si Sol ay pangalawa lamang sa Rookie of the Year honors at si Gabe pa rin ang binigyan nito. Dito sa Ross, tumataas ang kumpiyansa ni Sol na nagkaka-average ng 13.5 PPG at 4.5 assists per night. At si Sol ang number 1 scorer ng Ross. Hindi lang yan, rank 6 siya sa overall scorers sa locals. Kaya lang, ang 2.9 turnovers niya per game ang humila sa kanya pababa. Kaya 7th lang siya sa ranking ng rookies. Sa katunayan, ang daming beses na niyang pinangunahan ng Ross pero hindi na nanalo ng title. Fiesta Conference 2010, siya ay nagkaka-average ng 17.7 PPG at nakakuha pa ng 45 points laban sa BMEG. Muntik pang makuha ng triple-double noon, 16 points, 15 assists at 9 rebounds. Pero sa Game 5, talo pa rin sila ng BMEG. 2011, mukhang ayaw na ng Ross sa kanya. Kahit effective pa, nagkaroon ng 3-way trade sa pagitan ng Ross, Meralco at Air 21. Sa season yon, ito ang biggest trade na involved na naman si Sol. Siya kasama si Paolo Bugya binigay sa Meralco, kapalit si Bo Belga na ngayon nasa Ross pa rin hanggang ngayon. At dito sa Meralco, maganda din ang pinakita niya at consistent gaya ng pinakita ni si Ross. Pero ang lahat ay hindi sapat para manalo ng title at maaga silang nachugi sa eliminations. Ang resulta, trade na naman. Bago nagsimula ang 2013 Commissioner's Cup, si Sol kasama si Kelly Nabong kasamang dalawang bench players binigay sa Global Port, kapalit si Vic Manuel at dalawa pang kasama na may bonus pang future picks sa 2015. Ay, halos puro trade ang background, no? Hindi pa nga tapos eh. Wala pa nga isang taon, binigay si Sol sa San Miguel kapalit si Alex Cabagnot. Tapos bago nagsimula ang 2014 to 2015 playoffs, binalik siya ng SMB sa Global Port kapalit pa rin si Alex Cabagnot. January 8, 2015, na-trade ulit si Sol patungo Barako Bull kapalit si Denok Miranda. Pero May 4, 2015, maswerte si Sol dito kasi kinuha siya ng Ginebra kapalit ang Ninja na si Joseph Yeo. Pinangako niya noon na gagawin niyang lahat dito sa pinakagusto niyang team. Nanatili si Sol sa Ginebra ng almost 4 years at ito lang ang team na kumupkop sa kanya ng ganun katagal. Ang galing ni Sol dito at naging promising guard. Minsan, nakaka-clutch shots din siya at naging paborito ng mga tao. Isa si Sol sa hindi malilimutang player ng Ginebra. May mga rumors noon na si Sol daw ay dito na magre-retiro sa Ginebra dahil malaki-laki naman ang kanyang parte. In fact, siya ay nakakuha ng 3 championships dito. Isang makulay at maganda ang career niya sa Ginebra. Nang isang araw, naisip ng management na magpalakas pa ng roster at kumuha ng isang star player na magiging future franchise player. Sa planong yon, kasama pala si Sol sa trade along with Jerby Cruz at Kevin Ferrer, ang kapalit si Stanley Pringle. Ayon kay Sol, naiintindihan naman daw niya ang mga plano ng Ginebra na nagpapalakas sila ng lineup. So far, si Pringle ang one of the best scorers ng Ginebra. Sa pag-alis niya, marami nag-alay ng tribute sa former Kings player. Sa isang banda, maganda naman ang pakiramdam niya sa NP kasi nga, dati naman siya dito. Muntik nga silang makapasok sa finals pero unfortunately hanggang semis lang talaga. Maganda din ang performance ni Sol dito at maganda ang leadership bilang isang veterano. Kaya lang, ang mga injuries niya ang nagtulak sa NP na i-trade siyang muli.
Taong 2020, binigay si Sol sa Phoenix Fuel Masters. Ayon kay Coach Alas na dating coach ng Phoenix, hinihintay nilang leadership ni Sol sa team. Yung problema, hindi siya sumisibot sa practice. Nang tanungin si coach, hindi daw niya alam kung anong nangyayari kasi ang management lang naman ang kumakausap sa kanya. May ilang reports mula sa multiple sources na ayaw daw pumasok ni Sol sa Phoenix dahil kay Calvin. Dati kasi meron silang hindi pagkakaunawaan na nasaksihan ng mga tao sa social media. Lumabas pang ilang reports at ang dahilan ng hindi pagsipot ay hindi nagkasundo ang Phoenix management sa magiging sahod nito. So sa numbers pala nagkatalo, ilang araw ang lumipas si Sol ay hindi pinasok ng Phoenix at naging isang free agent. Taong 2021, wala pa ring mahanap si Sol Mercado ng mapapasukang team kaya ngayon, siya ay gumigimik-gimik lang muna sa mga former PBA players at busy ngayon sa kanyang bagong kapuso. Alam mo na, si Sol ay wala pa ring mahanap na opportunity at parang nawala na rin ang interest na bumalik sa paglalaro. May mga ilang team siyang nilalapitan pero hindi siya tinatanggap kasi injury prone na siya. Hindi pa niya dineklara na magre-retiro na siya. Pero simulat sa pool, parang binalot ng konting kamalasan ng career ni Sol. Gusto sana niyang umextra-extra sa pagbabasketball pero siya hindi na tinatanggap. Anyway, naging remarkable naman ang career niya at sana makatagpo siya ng bagong opportunity kahit going 38 na siya ngayon. Good luck, Sol Mercado. Okay mga kuys, isa na namang player ang na-feature natin. Abangan ng mga susunod na kabanata sa ating PBA stories dito lang sa Sports Desk Media. Ciao!